Crowellas Mabuhay. This is Gazal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon ay pag-uusapan natin, kakaiba to guys. Pag-uusapan natin yung mga pinaka-bongga at pinaka-pasabog na nagsuot ng green evening gown sa Miss Universe Beauty Pageant, sa preliminary man yan or sa finals. Yun pag-uusapan natin ngayon, no? bago kong naisip na content, kasi wala akong maisip na content ngayon, kasi puro na lang pag magkakaparehas na kami halos lahat ng mga content ng mga ibang mga vloggers, so mag-iba tayo. Ngayon, nagsuot po talaga ako ng green for today's video kasi may mga favorite green gown ako sa Miss Universe. Tapos, alam nyo ba, yung pag nagsuot ka daw ng green gown ay pang runners up ka lang, pag nagsuot ka daw ng green gown ay pang L2 Kuyo, hindi pang winner yung mga ganung kulay na gown. But still, isa sa mga favorite color ko talaga ng gown ay green. Pak na pak, o diba? Pero, isa-isahin ko sa inyo yung mga nagsisuotan ng mga green gown sa Miss Universe Beauty Pageant. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan at saka yung mga year kung kailan nila isinuot ito, ha. Basta mga bansa na lang ibanggitin ko na lang. Doon na lang ako magbabanggit ng mga pangalan at mga year at saka kung anong placement nila doon sa aking top 5 para madalian lang ang vlog na ito. At ito nga guys, yung mga Miss Universe candidate na nagsuot ng green gown sa preliminary and finals competition sa Miss Universe Beauty Pageant. Miss Honduras, naligwak. Miss Singapore, naligwak din. Miss Haiti, syempre naligwak. Syempre green nga, diba? Miss British Virgin Island, isa din to siya naligwak. Miss Jamaica, maganda pero naligwak. Miss New Zealand, syempre, ano pa ba, di naligwak. Miss Poland, alam nyo na, basta green. Miss Dominican Republic. Si Dominican Republic na to, isa to sa mga best sana. Kaya lang, hindi siya umabot sa top 5 ko. Kaya, ayun, ang ganda din niya, no? Ang ganda niya in green. Pero niligwak siya. Miss Albania. Oh, pumasok to. Pang top 20 to. Nung bonggang-bongga nung 2020. Si Miss Cambodia. Niligwak. Si Miss Norway. Si Miss Norway. Naligwak din siya. Tapos Guatemala. Siyempre. Miss Malta. Syempre, naligwak. And Miss Indonesia. Diba? Si Indonesia na walang mayay. Miss Universe 2023. Naligwak din ng bonggang-bongga. At ito pa, nakalimutan ko. Ang aking mga runners-up na muntik lang pumasok doon sa aking top 5 sa nagsuot ng green. Miss Indonesia again. Ayu Maulida. Syempre, naligwak. What do you expect? And ito, nakakaloka. Ito ang kauna-unahang Miss Universe na nagsuot ng green na gown. Pak! Demini Lee Peters, sumuot siya ng green na gown sa preliminary competition at kinoronahan siya after the coronation night. O, diba? Siya ang Miss Universe na kinoronahan na naka-green na gown. Pero hindi yan yung ano, sa prelims niya lang niya yung sinuot, ha. Hindi sa finals. But still, isa siya sa mga Miss Universe na nagsuot ng green nung prelims. O, diba? Congratulations, Miss Ademilie Neal Peter ng South Africa. At ito na ang aking top 5. Diba? Anong pungga-pungga. At talaga, ito talaga yung favorite ano ko, top 5 na ano, paso kaya ang mga manok din ninyo na naka-green gown. May number 5, Estefania Soto ng Puerto Rico, Miss Universe 2020, kabatch ito ni Rabia Mateo ng bonggang-bongga. Umabot siya ng top 10. Ito yung gown na bonggang-bongga na inilaban niya sa prelims. Kaya umabot siya doon sa semifinalist. At pak na pak. Tapos pinalitan niya yung kanyang gown sa finals. Parang mas maganda pa yung gown sa prelims kaysa finals. I think so.
Yeah. Hindi ko bet yung gown niya sa finals, pero sana inulit na lang niya. Pero may kwento tong gown na to na green, ha. Nung pagbalik daw niya sa stage, after swimsuit, ha, parang may hiwa. I'm not sure kung after swimsuit, pagbalik niya sa stage, may hiwa, kumbaga na punit. Kasi nga, medyo yung tela niya is very delicate. Delicate, masyadong, ano ba tawag dito? Basta, madaling masira, mga ganun. So, nasira daw yan. Ginawan lang daw nila ng paraan para maibalik yung forma. Kasi nga, nasira talaga yung green gown na yan. Kaya siguro, hindi niya na yan sinuot sa finals. Kasi nga, may sira na. Hindi ko alam kung may Mulder malfunction o may sumira or whatsoever. Wala naman daw siyang nakita. Pero, yan ang kwento ng gown na yan. Isa yan sa mga favorite gown ko na ang ganda-ganda. Ang flow-flow kasi niya nung dinala niyan. At talagang nakaka-Miss Universe talaga dyan si Miss Estefania Soto na Puerto Rico. Umabot siya ng top 10 sa Miss Universe 2020. My number 4 sa aking listahan. Maria, Maika, Maxine, Medina ng Philippines. Miss Universe 2016. Yung fringy. Ano ba tawag dyan? Fringy gown. Yung isinuot niya nung preliminary. Grabe talaga. Talagang sabi nga ni Miss Gloria Diaz, wow, nung nakita ko si Maxine, nakaka-Miss Universe na. Oh, may mga ganung level talaga. Parang nagbago yung isip ni Miss Gloria Diaz, kaya naman pala mag-Miss Universe ni Maxine Medina. Kasi nung in-interview siya, kung mananalo ba si Maxine, sabi niya, hindi. Pero nung preliminary gown, tapos isinuot na itong green gown na to, talagang, doon talaga nagpatibay na kayang-kaya ni Maxine Medina na kumabog ng bonggang-bongga. Tapos, ang ganda ng mga ikot-ikot. May pagganon pa siya ng kamay ng habang umiikot. O, diba? Nakaka-proud doon si Maxine Medina noong Miss Universe 2016 preliminary competition. Kasi, talagang hinilaban niya ang back-to-back. Pero, sa finals, top 6 lang ang inabot ng ating Maria Maxine Medina. Kaya, one of my favorite green gown, number 4 ko sa aking listahan. My number 3 sa aking listahan, chantaranantaranantanan, Amanda Dodamel ng Venezuela, Miss Universe 2022. Kita ba ninyo yung gown niya? Alam nyo guys, kung wala sana yung extra kinembolar sa mga kamay, basta na-OA-han lang ako doon sa kamay, pero yung gown itself is super beautiful. Talaga, ang ganda-ganda talaga niya. Sana wala na lang yung sa pakamay ng bonggang-bongga. Panalo to, siguro aangat pa siya sa listahan. Pero nang dahil sa pakamay, nilagay ko lang siya sa akin number 2. But I like the gown. I like, gusto ko yung pagdala ni Amanda Dudamel. Talagang nag-shine bright like a diamond talaga yung lola ninyo nung preliminary competition nung 2022 nang dahil sa gown na ito. Kahit na may mga abala dyan sa kamay niya. Pero one of the best green gown na nakita ko. At talagang nakaka-mesmerize baga si Amanda Dudamel. That's why umabot siya sa first runner-up sa Miss Universe 2022, may number 3 sa aking listahan, Amanda Dudamel. Hey! At ito na ang aking number 2. Number 2 siya, pero one of the best beautiful gown ever na ginawa dito sa Pilipinas. Kakaiba siya, walang katulad. Michelle Marquez D. Ang kanyang Mark Von Garner gown, green gown, na ginamit ng preliminary competition sa Miss Universe 2023. Isa sa mga nagustuhan kong gown, one of the best gown na nakita ko. Talagang nakaka-amaze kasi sabi ko nga sa inyo guys, green gown talaga yung favorite, one of my favorite na gown na. Kasi pag binagayan ka ng isang green, talagang nag-uumapaw ka nag-stand out ka ng bonggang-bongga. Kasi bibihira lang kasi binabagayan ng green at bagay na bagay talaga kay Michelle Marquez D ang green gown na ito. Kaya pumasok siya sa finals ng Miss Universe 2023 at umabot siya ng top 10. Number 3 sa aking listahan, Michelle Marquez D sa preliminary competition ng Miss Universe 2023. Number 2 pala ha. Number 2.
At ito na guys, ang para sa akin, ang pinakabonggang green gown na nakita ko sa Miss Universe Beauty Pageant. Miss Universe Beauty Pageant lang ha. Wala akong pakialam doon sa ibang mga minor pageant at mga ibang mga pageant. Miss Universe ang pag-iusapan natin para nakakaintindihan tayo. At, ayan, ang best green gown na nakita ko sa Miss Universe Beauty Pageant ay kay Irene Esser. Irene Sofia Esser ng Venezuela ng Miss Universe 2012. Kabatch ni Jadine Tugonon, Miss Universe second runner-up 2012. Siya din yung aking predicted winner pero hindi nagwagi dahil na siguro din sa green gown. No. Siya din talaga yung may pinakamagandang gown at that night. Pero hindi ko alam si USA ang nakoronohan. Kasi kung babasihan natin ang sagot, parehas lang naman silang wali. Pero one of the best green gown in the history of Miss Universe competition kay Irene Sofia Esser ng Venezuela. Hindi ko siya makakalimutan kahit sa panaginip ko. Wala pang nakakaligwak sa green gown na yan. Yan ang the best pa rin. Kahit sa ibang pageant, kahit sa ibang ano, siya pa din. Siya talaga as in talagang lahat ng detalye. Parang nasa ulo ko siya. Ganyan ko ka-favorite yung green gown na yan ni Irene or Irene or Irene Sofia Esser ng Venezuela. One of my best beauty queen. One of the most beautiful beauty queen from Venezuela. Kayo, sino ang favorite green gown ninyo sa Miss Universe, a beauty pageant? Simula noon hanggang ngayon. Kasi sigurado may green gown din naman noon pa. Kaya lang yung mga video, di ba? Yung mga picture, parang walang justice. Kaya, so far, ito ang nakikita ko nagsuot ng mga gown sa Miss Universe. At, congratulations dito kay Miss Irene Sofia Esser ng Venezuela, Michelle Marquez din ng Philippines, Amanda Dugdanmel ng Venezuela ulit, tapos Maxine Medina ng Philippines, at syempre Estefania Soto ng Puerto Rico. Kayo ang nasa listahan ko ng best green evening gown sa Miss Universe. There you go guys, comment down below lang kayong ng inyong mga violent reaction, mga views and opinion, and pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat. This has been Gisela Ortega. Paalam!